Narito na ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang formal na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Hinggil sa hiling nito na pansamantalang dalhin sa bansa ang mga Afghan nationals na nagtatrabaho para sa U.S. government. Sa Senate hearing kahapon, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi pa maituturing na negosasyon ang nangyayari. Aniya, mga informal contacts pa lamang ang ginagawa ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, na hihingi ng tulong ang U.S. sa ibang bansa sa oras na tanggihan sila ng Philippine government. Una na rin sinabi ni PCO Secretary Cheloy Garafil na under evaluation pa ang hiling na ito ng Estados Unidos. Magugunit ang hinihiling ng Estados Unidos na pansamantalang manatili sa bansa ang ilang Afghan nationals na nagtatrabaho para sa U.S. government upang maproseso ang kanilang special visa patungo sa U.S. Nagpulong ang National Security Advisors ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos nitong Biyernes para pag-usapan ang ilang issue sa rehiyon. Pumunta ng Tokyo, Japan si National Security Advisor Eduardo Anyo at nakausap niya dito ang kanyang US at Japanese counterpart. Batay sa inilabas na joint statement ng White House, ilan sa napag-usapan ay ang security challenges sa South at East China Sea, mga aktibidad ng North Korea at ang pananatili ng kapayapaan sa Taiwan. Nagkasundo rin ang tatlong bansa na mahalaga ang mapatatag ang kanilang trilateral cooperation. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at like kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Bea Bernardo. Magandang umaga.